Init ang mga miaging sesyon tungod sa bangi-anay sa duha ka konsehal nga nahulog sa personalay. Sa pamahayag ni Kagawad Venenzo Dinopol, duna matudpay de Goratory Gender's Law. Nagugat ang bangi tali nila ni Kagawad Dominador Lagari Jr. human ang issue sa pagtukmod ni ini nga murisa ni isip chairperson sa Committee on Finance. Apan dismayado ang pipila sa mga residente sa Jensan sa gipakitang pamatasan sa mga konsehal. Anaa daw sila sa konseho aron magtrabaho para sa katauhan o dili para sa ilang mga kaugalingong interes lamang. Very disappointed ko because sila ang atong leader, sila ang implementor sa good and balance sa tuwang community diriya sa pungungsod. I feel so disappointed sa ilang attitude, sa ilang ipang istorya, sa ilang mga ipang comment because sila dapat ang maghatag sa tuag good example, especially daghan tag mga youth dai ana more sila makakita sa more exposed sila sa social media, exposed sila sa TV or anything na makakonnect sila through ana. Tapos as a resident of this city, dili ko gusto na so on mag-continue ang atong puyo diriya na ay mga leaders na mag-provoke o karang issue, ga-provoke o bad sa tuwang city. Imbis sila ang mag-guide, sila ang ga-provoke. And it's not good, especially na atay mga youth and na atay ginaharap na pandemya karon. Ako mong opinion sa issue kay dili dapat ing ato atong attitude once na ata sa posisyon, lalo na sa city official staff. Then, kita dapat is, kumbaga, leaders. Taguryanta na leaders sa atong city. Then, yung ato atong attitude may ipakita sa, which is, makita po siya or makuha po siya sa sigkatao na to. Then, example magod dapat sila para sa tuwa. Dapat ang ilang ginanhin mo is, kumbaga, naggamit na lang siya o iba na way in order to express itself. Na to brag others na criticize niya to ang gender sa katao or ang inequalities nila kumbaga. Isip miyembro sa LGBT plus community, ginakondina ni Alfie Bagataw ang matud personal attack ni Kagawad Dinopol ngadto kang Kagawad Lagari. These leaders are actually expecting new breed of leaders na pumakatawan sa ating konseho. And we expect those leaders na hindi po homophobic in terms of the discussion, hindi naman talaga healthy and helpful sa ating discussion sa loob ng ating konseho. And aside from that, as an LGBTQI+, we are actually disappointed on the act of one of the councilors ng ating city because natin alam yung feeling that we are actually hearing some inputs na hindi naman talaga nakatulong and to attack someone's gender is not really helpful in that case. Ingon man sa chairman sa Committee on Human Rights nga si Kagawad Franklin Gakal nga wala kuno siya nakauyon og para sa iya ha, dili kuno maayo nga atakihon ang personalidad sa tao, inay mag-focus na lamang sa issue. I reminded ang council, ang atong mga konsehales nga dapat atong himuon kung dili natong atakihon ang personalidad sa Kagawad, kundi ang atong atakihon ang issue or ang opinion na iyang gihatag. Usa ka consultative meeting karong Oktubre 28 ang ipahigayon aron sulbaron ang maong bangi tali sa duha ka konsehal. Eva Kaitom, be proud of Jensen again. Barug Jensen.